Hey guys, welcome back sa ating channel. So, doon sa mga nagtatanong, para sa mga nagtatanong, ito yung ating ginagamit na silo. Yan. So, kinuha ko ito doon sa gulong ng truck, yung malaking gulong. So, mayroon doon sa loob na kukunin ka. Kung hinihiwa mo o pinuputol mo yung gulong, ay makikita mo na mayroong gayetong klase doon sa loob. So, doon ko ito kinukuha. Yan. So ngayon, ipapakita ko doon sa inyo kung paano ko ikinakabit ito doon sa interior. At ito rin yung ating interior na ginupit. Yan, ginupit natin sa mula din sa gulong din ng mga sasakyan. Yan. So yan guys, ganyan. Pagkupit mo lang ganyan lang. Medyo ano lang ito. Tsagaan lang ito ng oras at medyo matagal din ng paggupit. Mas maganda kasi kung medyo ano lang siya, medyo sakto lang yung laki niya para yung pagpitik niya ay maganda yung hindi masyadong halata ng labuyo. Medyo makapal-kapal siya kasi kinuha ko din siya sa gulong din ng truck. So ginupit natin ng yun, ganyan lang kaliit yung gupit niya. Parang malaki-laki lang sa tingting ng tawag dito ng walis tingting. So yan guys, kakabit natin. Papakita ko sa inyo kung paano paano ito ikinakabit. Ito kakabit dito sa ating interior. At kung paano magumawa ng pang-walis sa paa. So ngayon guys, ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa dito yung, di ba yung naano ng pa, nakakasilo sa pa. So unang-una, lagyan natin dito ng tawag dito medyo sa ibang halita yung butngol. Okay, ganyan. Nakita nyo guys. Hindi siya doon matutok. Yan, ganyan. Hindi masyadong malinaw, no? Tapos, di ba, ganun na siya. Gawin nyo ganyan. No? Nasa lalim to. Ito yung nasa ibabaw, yung may butngol. At nasa lalim itong mahaba. Okay. Tapos, ganyan na. Iikot mo to ganyan. Tapos ipapasok mo dito. Ipapasok mo doon, hilahin mo. Yan guys, oh. Ganun siya. At siyempre, yan pag nagagawa mo na yan, ipapasok mo naman diyan yung itong isa. Yan. So, ganyan yung mangyayari dyan, oh. Pinahuli na yung labuyo, yung parang labuyo ng manok, ay hindi na makakaalis. No, mahigpit naman, ah. Okay. So, yan guys yung paggawa natin. So, pag ano naman, i-estimate natin yung laki nito. Pag maglalagay tayo sa silo, yeah, mag-silo tayo, i-estimate natin yung laki nito. Yung panang manok pag umapak, no. At saka naman tayo gagawa dito ng yung pang tawag nila trigger. Trigger. Pero bago natin ilagay yung trigger guys, ay ikakabit muna natin to sa interior. Tulad nung una guys, yung ginawa natin ay lagyan din natin dito ng pabilog or tawag yung butngol. Yung tinatawag kong butngol. Okay. Ganyan. At ngayon, ikakabit natin dito sa interior. Hindi ba kukusan eh. Yan. Pagkabit sa interior, ang ginagawa ko guys ito. Ito. Yan. Nakita nyo. Ayan yan. Tapos ginaganyan ko.
So ako inilalagay dito. Yan guys, oh. So ang ginagawa ko ganyan lang siya. So yung mga magtatanong kung hindi ba hindi ba napuputol yung interior or hindi ba natatanggal itong tali sa interior. Hindi naman guys, hindi naman. Kasi hihigpit naman siya doon sa interior at alam yung interior ay siyempre pag nahihila yan mas lalong ano yan hihigpit. Now, para kung medyo duda ka ay pwede mo namang iusog-usog dito. Ganyan. Tapos, itali mo dito. Itali mo to. Kung gusto mo manigurado, hindi talaga manadala ng manong. Walang labo yung huhulihin mo. Hindi kabit mo ganyan. Ha? Yan. So, ngayon, sa trigger naman, i-diretso na natin. Ganyan. Ito yung interior. So, dito ilalagay yung trigger. So, ang ginagawa ko kasi ganyan lang. Ganyan nyo. Tapos, kukunin ko dito sa loob. Saka ako, ilalagay yung trigger. Make sure guys na ito pag hinila to ng siyempre hinila ng ano ito yung isasabit natin. Isasabit natin to ganyan. Na pag nahila ng interior ay hindi uusog yung trigger, hindi siya gagalaw. Diba? Kasi pag ito yung isa, itong yung isang kinano mo, sigurado mag-aano yan, oh, luluwag yan at mawawala, matatanggal. Pero pag dito na ganun pa kagawa mo ay hindi siya basta-basta guys. At kapag tinanggal mo to, yeah, pag tinanggal mo to guys, diba yan na yung butas. Pag hinila mo, wala na, wala nang walang magiging ano dito, pinagtalian o butmol kung tawagin, wala, wala mang so yun guys, wala pa tayong video ngayon sa patungkol sa paninilo dahil meron tayong mga ginagawa, busy tayo. So ito muna ang ating ituturo kaya doon sa mga nagtatanong kung ano yung aking ginagamit ay ito yon, yun guys. Yan. So ako lang naman yata ang gumagamit nito sa lahat ng mga hunter na nagsisilo, ako lang yata ang gumagamit nito. Iba-iba po kami ng diskarte sa bagay na. And guys, salamat sa inyong panonood. At kung ikaw ay bago pa lamang sa channel na ito, ay huwag mo pong kalimutan mag-like at mag-subscribe sa ating channel. Paki-like po yung ating video.